Slava, brat Nicolae. Sige, sige po, no? Maayong kinahapon din. Gabi. Maayong sa iyong patabi yun sa talan. Medyo pasensya sa among trumpa na hinihinay among trumpa. Turag niligin may kaabot areas layo. Ang makabati na siguro kining nadool sa among soundbox. Okay, Osbun ko, maayong sa iyong kagabihon sa tanan. Kami ka mga Catholic faith defenders, nagpakatakos mi sa pag-pambit din sa among nahibawan sa unsaon pagpanalipod sa pagtuong Katoliko. O ngayon ni tungod kay Moni ang among tawag, among gibating calling o tawag ni namo o na nga lisod balibaran. Kenso na ni sa pagkatauhanon, dili unta siguro unta mi mo mohimo ani kay naaman istabuan dayon tingali ang buwan mo maulaw o namulong o mga pulong na isang naas Biblia kay inaiya magyong kapipila ka tao nga damang ko po'y manaway nga kung sa muna sila ay mga panatiko o mga nagpag-araw-araw na mabuna sila. Pero ang atong pagtuo nagpahinomdom na to nga kanatanan mga pamulong lang sa tao. Kung nagtuuming pagpamugnaw lang sa tao, harong aliyawa, maugay morbida sa kinabuhi sa tao. Ngayon man, tuwag kayo kung ang tao gani maulaw, mapalayo sa pagpaambit, pag-share sa ulong sa Diyos, siyempre, kisang may mahimot, ana, kisang may malipay, ana. Of course, ang yawa na po. Kaya ang yawa, ang iyong trabaho, mauman nga itang mga tao mahilayo sa Diyos. So, kung naata ni anang pagbati nga murag kinasal ta o murag kiwahan ta, mupaambit sa pulong sa Diyos, kaya sigurado kong naigo na ta sa kanang pamagi o gusto na mahitabo sa yawa. Nga ang tao, iwan o dili siya ganahan, mupaambit sa pulong sa Diyos. Kaya naman, kaya kung mupaambit sa pulong sa Diyos, magkaduol ka sa pulong sa Diyos, siyempre, ang atong kinabuhi po, mahimo mang tarong, mahimo mang angayan siya ng tuwangan. Mauna nga, dili mo lang po siya namang tayawa sa iyong tinuha nga ang tao malayo sa Diyos. Pero sa tinuod lang, daghan yun na ito ang nalayo sa Diyos. Nga naman, tungod kay ma-assess mo na ito, ato mo nang mabalansi sa atong kinabuhi kung ang Diyos na ba na ito. Kung kita nagbuhat o mga buluhaton nga dili maayo, kada nagtupan nga kita nalayo sa Diyos. Kaya kung wari ka sa Biblia, ang mga punta na nasa sa Biblia, kung namin na kung sabton contextually sa iyang tinatibukan, liligit ang mag-aingon nga ang mga mensahe sa mga Biblia nagtukmod o nagbira nato sa pagpalayo sa Diyos. Ang Biblia, huwag yung laing tinguha kung mabasa ka, pag-giya o pagpahinomdong yun ang tatanan, nakita mga binuhat sa Diyos, kailangan mo ilagid niya. Mo tahod yun niya. Unya, ang yawa lagi, nagkalaiya ang iyang mga pabagi, yung saon nga malayo, yun ka
sa Dios. O unsa man kayo ni mga pamahagi sa yawa, muna niya akong ipaambit ron, no? Muna niya akong ipaambit, unsa kayo mga pamahagi sa yawa na ang tao malayo gyud sa Dios. Usa ni ana, daghan man ni, usa ni ana kining sugal for example. Kining sugal dili mo ning hilig na gyud sa daghanan o pipila ba ka mga igsoon ato. Kay kining sugal ko no matahol ni, no? Matahol ni alang po kaninang nabuhi, buhi ka ni ining sugal. Labi na kung wala ilaing nabaho na himawan, kunya kanarang sugal mo'y naka-influensya niya diya sa silingan ba? O asa na dapit din siya nagpuyo? O biha na siya nabuhi, mula na iyan na himaw ang panginabuhi, mula na maura po na iyang mahimaw ang panginabuhi ka ng sugal. Kunya, diha naman sa sugal, diha punta mga katun ganihaw ka ng mga limbo-limbo. Di ba? Kunya, kung sa pailaing pamahagi sa yawa na iyang ikopatik na to, kailangan mo ng yawa kung broadcast mo naman ni siya o ikay mo lang, yung spirito, nalitan kita, na magabantay ka na niyan na siya sa tulong galingon, kung ang ato mga buhat na subay o nahiuyon sa iyang kagustuhan. Hanggang gusto na, hanggang gusto na siya, mawag mo yun nga malayo na sa mga yung buhaton nga kagustuhan sa Diyos. Kaya doon na mga yung kabutang aniya sa atong kalimutan. No? Kung mag-isbot at mga buhat. Mga buhat sa iyawa o mga buhat sa kangitnit o mga buhat sa Diyos na mawag ka ng mga buhat sa katarong. So, pananli, itarong namaligya dali sa Facebook, no? Kung anaatay kanang style nga aron ta maka kaporta yun. Niya usa sa paagi nga magkaporta ka kanamang sa ilip na magtugan sa tinuro, no? Nga ang atong timbangan ba, for example, atong husbon, no? Ngayon, mayingon ta nga kining akong timbangan, limbungan niya, dili ko ni. Asa gani, timbangan niya atong kusangin lang yung limbungan. Diya ako, ditimbang ng kuhan. Masa nang pagkaon niya, dili ako may kusangin lang. Pero ang tinuod, muli kayo lang ka na ikaw ang limbungan. No? E ka ng timbangan, kung naset na siya sa gahimo ana nga magtugtan na tinuod, magtugtan yun na tinuod. Pero kung usbo ng tao gani, hiniyo na, doktora na, mauna nga, di na magsulti tinuod ang timbangan. Pero ikaw tao mo ay gagkontrola na. Di ba? O niya, kasama na sa pamagi din magagorda ta, pero dili na mayo. Niya, kumwari ta sa pulong sa Diyos, gitinitaan ko ta, anak. Pero, musugod ta sa dili, sila ba, mayingan sila nga, sa yun, matamis mong guling mga pamagi ng iyas na yawa. Tamis ba? Pero, pasinaan lang, pahinundong lang nga, kasagalan tamis, di yun makaayo na to. Okay. Kasagalan tamis, di yun makaayo na to. Ang makaayo mo ngayon na to, katong muragulay lang eh. Di ba? Kaya, kining pagminsahe sa pulong sa Diyos, for example, daghan kayong dili pamisa na ni. Daghan kayong dili pamisa na ni. Tungod kay sabi nang dahan-dahan naman na. Okay. Dahan-dahan naman na. Mag-sigil na istorya ka niya. Basa-basa at pulong sa Diyos. Oh? Pero kung atong pagmanandungan o kayo, nganong nalang-langan man kung kining mga pulong na atong gibasa, atong pamalandungan, mga pulong na kanunay na pahinundong na to, na kinahanglan yung kita nga mga tao, kita nga mga binuhat sa Diyos,
tinanglan yun nga mo alagad niya. Kaya, maga pa si Kristo na iyang mugdumala diya sa Biblia, mo magiging iyang tahas sa iyang mga tinunan niya ito na panglakaw pa mo sa tibor kalibutan, iwali ang maayong balita, kinsa itong mutuo magpabautismo mamaluwas. So, tanang pagsangyaw, instruction gina sa Ginoo, mauna ang atong alam ko sa nagpagbati na murag gilasan ta, di taganahan, maminaw, lunay, magbinsahe sa bunong sa Diyos, kaya sigurado ko na natamaan na ta sa broadcast, natamaan na ta sa kanang tintasyon na iya sayawa. Kanang kagustuhan sayawa na kita malayo sa Diyos. Magpusan lagi sa timay na anak kung di taganahan, maminaw sa bunong sa Diyos. O, kiwahan ba ka maminaw sa tulong sa Diyos? O di ba ka, kung kita mo'y mupaambil, di taganahan, kiwahan ka tungod kay Mona. Kiwahan ka. Pero alam sa mga tao na nasayod o nabati nila ang grasya sa Diyos, na ang Diyos na nila, di gid sila maunaw, dili sila tingnan na lang kapuyan. Ganahan din sila mabambit sa punan sa Diyos sunod kay naaman nila ang grasya diin nagpadasig kanila nga mauna nga ganahan sila mabambit sa punan sa Diyos. Mauna nga lumarag yun yung kabutangan niya sa kalibutan. Mga buhat nga iya sa Diyos o mga buhat nga iya sa Yawa o sa Gamitin. Pero kining usa sa pamaagi sa Yawa nga isunod na ito pagpaambit rin, kining mawad-an ta o pagsaling sa institusyon diin klaro kayo diya sa Biblia na gitahasan sa Diyos, gitahasan ni Kristo sa unsa man, sa pagpinsahe, sa pagpanudlo. Unsa man ang simbahan o iglesia nga gitukod ni Kristo nga iyang gitahasan sa pagpanudlo. Naa sa San Lucas 10:16. Nagingon si Kristo mahitungod sa iyang simbahan. Iyang ina ng iyang simbahan, ng iyang katawan. Lucas 10:16. Ang naminaw kaninyo, sama ra nga naminaw kanako. Ang wala maminaw kaninyo, sama ra nga wala usab minaw kanako. Yan ang mga pulunga sa Ginoo, klaro kayo nga ang iyang simbahan, iyang gitagaan o authority, otoridad o gamit sa pagpanudlo. Unya, sa mga panahon gani nga di nataganahan maminaw sa simbahan, magduga na ta kung ang iyan ba siyang tuhuan, kana sigurado ko na ang nagpaluyo ana ang Yawa. Nga naman kaya, kini naging Yawa, ang iyang trabaho ani pagguba sa unsay plano sa Diyos. Ang gusto ni Kristo, maminaw ta sa iyang simbahan kay iyan man ang gitahasan ng iyong simbahan sa pagpunudlo. Klaro kayo na, San Lucas 10:16, ang naminaw ninyo, samarang naminaw ka na to. Ang wala maminaw ka ninyo, samarang na wala maminaw ka na to. Ang naminaw ninyo, samarang naminaw na to. Ang wala minaw ninyo, samarang wala minaw na to. Kaya, sa sumala sa Mateo 18:17, ang iyong simbahan, ang simbahan ni Kristo ni sa yuta, iyang gihimong final arbiter. Meaning kung doon natin mga sungi ba, doon natin mga kalibog, muana ko na ta, mudangat ko na ta simbahan, simbahan mo'y pagbukon. Kung sa tingog sa Diyos, kung sa'y kamubukon sa Diyos. Sano ba? Kung sa'y insakto. Sa agar pa, ang simbahan, gihimong Supreme Court. Kung mag-isputan, kanang unsay insakto, mag-isputan morality, mag-isputan o unsay pagbuot sa Diyos.
monas na maminaw na sa simbahan. Pero ang yawa, magbantay ka kay mangita siya paagi nga kitang mga tao dili ta maminaw sa simbahan. Kusa sa iyang paagi, iyang paglingon, iya bang tintanan, for example, kanang pare, for example, tintanan na niya na makahimo o naotan ba? Hindi, kapita na to sa atong pare nga nakahimo o naotan, diya, magsugod na dayo ng atong pagbugnaw sa atong pagtuo, pagtuong Katoliko. May mong na yung tanga, aboy, si Father, naroon siya man, nakahimo mabili mayo, so diha, magsugod na dayo na natong kabugnaw sa atong pagtuo sa atong simbahan, mao na nga dili na ito maminaw rin simbahan. Kung sa inyo ni Ana, ang yawa, mungisi na yun. E dyan na, nilampos ko. Nilampos ko. Oh. Nilampos ko kay di naman maminaw ang tao sa simbahan. Nga, sa Biblia, klaro man nga ang simbahan mo'y ginahasan sa Diyos sa pagpunodlo. Si San Pablo, nag-ingon sa 1 Timoteo 3.15, nag-ingon siya nga, ang simbahan o iglesia, mao ang balay sa Diyos. Ingon niya nga, haligi o sukaranan sa kamatuoran, the pillar and foundation of truth. Haligi o sukaranan ng simbahan. So, mao nang kinahanglan, manalingok ka, kumutuod ang Biblia, kinahanglan matuod kita nga ang simbahan, haligi ang sukaranan sa kamatuoran. Pero, diyan yung maingon mo na, unya, kung sa ako na ito, pag ingon na haligi ang sukaranan sa kamatuoran ng simbahan nga si Father na nakasala man. Daghan mo ang mga Katoliko ang nahimong bulayagon, unya, sige pag yung simba. Naganagat pag yun yung simbahan. Oh. Di ba? Oh, sa inyo niya nga, mabugnaw ka, magmalibog ka. Isa, giingon sa Biblia, inaanglan, matuo ka sa simbahan. Kunya, sa ano ito pagsalig sa simbahan, na mismo nalin, na may mga pari po na napabandong. Oh. Ang sa may, tinawan, ang sa may kahayag na, no, ang kahayag na mao nga, dili na ito iparehas ang sala sa gibuhat sa pari, for example, o sa mga pagtulunan nagitudlong ang simbahan. Kaya lahi pa ng pagtulunan, lahi po ng binuhatan sa tao nagatudlong. Dahil sa Mateo 23, versikulo 1 nga sa 3, kung sa higiingon ni Kristo niya, haon kayo na, aning atong gihisbutan karon. No? Na, kinaan na, diligid mawala ang atong pagsalig sa simbahan sa iyang teaching authority sa pagpanunlo about tuluhuan ng pamatasan. Kaya ang simbahan, magiging ang itahasan sa Diyos na sa kalibutan sa pagpanudlo kung siya maayo, kung siya inawatan. Muna nga, kung mahumong na galitag tuo, patalingon ka simbahan, wala, mungisi na niya, wala. Kaya nagbaba ang plano ni Kristo, nagbaba ang plano sa Diyos na ang simbahan mo ay spokesman sa Diyos na sa yuta. Sa naliman ka, niingon si Pablo na ang simbahan, haligi yung sukaranan sa kumaturan. Di ba? Muna nga, aron dili mawala ang atong pagsalig sa simbahan, kinahanglan sa ilo na to na lahi ang pagtulungan, lahi po ng binuhatan. Kay mahimo man nga ang pari na nanudlo, ang kumutudlo siya maayo. Pero ang iyong binuhatan, hindi na o. Basahan na doon ninyo niya sa Mateo 23, 1 nga sa 3. Diyan gihimo example ni Kristo katong mga kinaiyas mga pariseo o mga matutudlo sa walaod nga sa daang tinuhuan ang mga matutudlo sa walaod ng mga Hudiyo ana asing nag-authority o otoridad sa pagpanudlo. Pero ang sige ingon ni Kristo, uhuwi ang ilang ginudlo, ang ilang isugo kaninyo na mag nagbasi sa tinuhuan. Pero ayaw nagsunda ang ilang gibuhat, pero aman sila magsubay sa ilang gift, itudlo. Nagpasabot na sundo ng ilang authority sa pagpanudlo, aman hindi lang sundo ng ilang binuhatan na wala masubay sa ilang itudlo. Iyon na nga po, hindi ka kitang ngayong Katoliko, mabugna rin tayo, hindi na rin tumutungo sa simbahan, kung makapita at
pare nga nakasala. Kay Henwan, kay kung di na ganita mo, manaling mong kasimbahan, nga naaman siya yung teaching authority, na humisi na ang yawa na. Kaya humisi ang yawa. Henwan, kay simple, di naman ka magbuhat sa waging buhat kung may gitulo sa simbahan na gibaliwan sa Diyos, gibaliwan sa Espiritu Santo. Di ba? Klaro kayo nang giingon ni Pablo sa unang Timoteo 3.15. Ang simbahan, haligi at sukaranan sa kamatuhuran. Gani, aminin niyo mga eksoon, kung malumustaan ng mga binuhatan na din maayos sa atong mga kanagkuhan sa simbahan, na di na lang ito mutuo sa tinuhuan na ito, kay nabug na rata, kay inatadanahan, musubay sa mga pagtulunan, kay agi sa wakaganay sa atong mga pare. No? Tanawa, on sa inyong sa atong katilingban karon nga nawala na ang atong pagsalig sa teaching authority sa simbahan katoliko. Kung sa mainit na buo na ito ron, di ba dahil kayong naali sa droga? Ganuman, kay mas palabihon pa nila ang ilang gana sa kalipay nga naan sa droga kaysa kalipay na espirituhan nun na ditundo sa simbahan. Di ba? Ganuman, kay na-influensyahan taan ng pagbati na way lami ng mga pagtulunan sa simbahan. Ang lami ka ng kanapanong ingon pa nila, kanapanong mura pa ng aso gani nga mura kutot si Yawa o na dakpon-dakpon na siup-siupon o ngayon ang ilang lami ang ilang gana na ariha suyup-suyup anang kutot ko mo sa aso ko mo si Yawa o. So, mana? Yan naman, kay huwag na may gana sa pagpanalinghog sa mga nagitudlo sa simbahan. Nga kanan, kung sa may gitudlo sa simbahan, kanang pagkasantos, kanang pagka matinumanon sa ginikanan. Nga, bisag, unsang talisod, di yun mga awa. Kinanlan, matinumanon sa ginikanan, dahil dini magpabalong sa gobyerno. Di ba? Mo mo na itudlo ang simbahan. Nga, ang mga tao magbinuktan, dili magpalahukong. Di ba? Kinahanglan mo pakita kitong example. Kinahanglan ang mga ginikanan nga kung mo inuman galing dili ipakita sa mga anak na binagdugay mo human ang inom kaya dili ipakita na maghubog-hubog. Kaya kung maghubog-hubog, makita sa mga anak, awaton man, kaya kung siya makita, awaton man. Gano'n man, gano'ng ganahan man ka maghubog-hubog? Tungod kay, nalayo ta sa pulong sa Diyos. Nalayo ta sa pulong sa Diyos. Kaya kung nadool pa ta sa pulong sa Diyos, di mo ta ganahan maghubog-hubog? Kaya ganahan kayo ka maghubog-hubog, at na, mong pasabot, nalayo ta sa pulong sa Diyos. Na gihariyan na ta sa Espiritu sa pangit-ngit anak. Pero kung mga tao na ka sa simbahan, tingnan nyo ng simbahan, pag-unda nga na, dudong. Undo. Kay, kanang paghubog-hubog, sala, ikin na. Kay mga na mo ka sa mayon ni mong panunduman na. Kay, makahipo pag-iyong ka. Sayok na mga inang paghubog-hubog, mas sayok pag-iyong ka, madugangan pa yun. Kay, di naman ka mauraw, pataka naman, kani uban na, ayun naman mabubog kayo, maging sumpa na yun, gigawin. Oh, di ba? Oh. So, wala na. Yeah, ako na ba? Ako, sabihan mo na ako sa akong weakness kung makainom ko. Oh. Ako weakness kung makainom ko, ganun, subog na ba na naman na? Subog na ba siguro, pero di ko makikrami ba? Di na ko maulaw. Oh. Di na ko maulaw. Nga, kanang pananglit, maulaw kong mamuya, adi na kong maulaw. Madaghan na kong friend. Mayroon na, mawala na ko sa control. Nga, maayo. Muna'y, hindi maayo kung ang atong lawas, halian na sa atong giinom. Nga, mabaling na ba? Nga, ang giinom na may mukontrol, hindi mo din na ang imong right sense, imong conscience. Muna ba tayan? Muna na, hindi maayo na maghubog-hubog kay kung mahubugan ka, ang inyong right sense, dili na mo muandar. Ang muandar, dala ng inyong pagbati, nga di pagdutan sa bino. Oh. Ang bino na mo'y mo-control sa atong lawas.
mao na makasalata. Di ba? Mao na na binigyan maayo magdugog-dugog. Na, ano sa amin na makahuna-huna o mabati, anak, kung ang itudlo sa simbahan, naghali pa sa atong munahuna, atong pagbati. Kunya, ang kamaroon sa yawa, may itagin sa paagi nga kanang itudlo sa simbahan, dili mahimong gana na to. Iyang lumsan niya sa atong konsensya. Kaya mga pagtunuhan ng simbahan. Lumsan niya nga ang magpabilin niya sa una-una sa tao, kailangan yung pagkatawanan, kailangan fallen nature. Fallen nature. Asan managikan natin fallen nature? Pinipagkamasalay po na to. Na napanunod natin sa atong unang ginikanan. Katong si Adan ng Eva ba? Human mahulog sa pagpakasala. Oh? Na natunga ng original sin, then itunga po ng appeal ng concupiscence. Naman na sa atong katekismo, kung saan ng concupiscence. Nga ang tao doon na yung pagkamahiligon sa sala. Ang tao doon na yung pagkamahiligon sa sala. Muna yung tao na fallen nature. Muna, kitang muna tao na natin fallen nature. Fallen nature. Kaya ang sawa mo na ito, pagtugungan ng fallen nature, magpulog sa Diyos. Muna nga, sa panahon nali na di na taganahan o minaus pulog sa Diyos, no? Kiwahan na ka, aga na, sigurado na kita na rin na yung magkalimaw ang itong mga binuhatan na na. Di na magkalimaw. So, doon na ang mga pamahagi sa demonyo, no? Na madistract ang atong tinuhuan, ang atong pagtuo. Parang na inig, kadistract na, di na ito makapadayon sa atong pagtuo. Di na ito makapadayon ng buhat sa tulumanon sa atong pagtuo. Na siyempre, ang atong mabuhat, ganito na mga buhat sa, kailang ito na ito, fallen nature. Mga kinaiyang tawanon nga nagyudyod, nagganoy na ito, nagtos pagbuhat ito, mga tawanong buhat nga laro kayo nga nag-influensya na ito nga nagpailangan kita na layo na sa Diyos. Muna, ang ginawa mong eksoon, mauni ang hitabo na ito. Ang simbahan, Muragi, tsanagi, salikway. Ganoon kay, wala po na eh, nahimo. Ano yung sa'yo mga problema sa atong katilimban. Gani, na ay mga politiko na ang simbahan, bihay-bihayo na, kay wala po na eh, nahimo. Bihay-bihayo, kay wala po na eh, nahimo, aning tining paglipang sa droga. Kining addiction. Sa lain sigurong anggulo, mahimo sigurong buhingon ka nga tinuod, panamlit kong unay mga pare po na example na wala kayo nagtudlo, nagkulang sila sa pagtudlo, apan sa lain pong anggulo, dili po ta kaingon nga ang simbahan wala gihimo nga naman. Kaya kanang misa na ito, madomingo, o kanan, adlaw-adlaw na itong misa kay, lalo na sa katedral, adlaw-adlaw na itong misa. Matagbasa sa pari sa Ebanghelyo, kana, ipahinundo mo na ito sa itong mga kaakuha ni si Kristuhanon. Siguro, dili lang taganahan mo simba. Di lang taganahan mo minaw, kaya tingali, pari, parehas na nga ako, nasasala. Tanaw na ito, o kunsa'y kalidad at ng parehas. Dili na ito sa tao, o kunsa'y ng mensahe ng ibasas para ina simbahan. Meaning, di naman taganaan ang simba. So di na ito mapahinumduman sa mga pulong sa Diyos na basahin niya sa pare sa matagmisa. So, kana nga ang gulo, di ko makaingon na nagkulang ang simbahan. Ano man kay, adlaw-adlaw na itong misa niya sa katedral? Di ba? Adlaw-adlaw, di na ito musimba. Kay mas ganahan na ito, masigdula niya sa kompetulan. Kaya kanaraw ang mga computer games, nagtuho ko, mga distraction na. Broadcast ng demonyo na ang tao malayo sa Diyos. Labi na mga ginikanan na di na nagkontrol silang anak, pasagdan lang niya na magdulag-dulag mga computer games niya sa mga kompetulan. Di ba? Di man tawatan ng dula.
Pero kung makapokus na gani ang mga anak sa luna, di na magtuon, di na masimba, di na matahan sa kinikanan, kanawa na, nahimo ng Diyos-Diyos ng luna. Mga game. Mga na. So, mga ni pahinundan sa mga kinikanan na niyaron din sa Peace Port, no? Nga, ang ating mga anak, mora ba ni umatamlag na to? Kung di nita makahibalo mo, mo matuto sa atong mga anak, problema ang hapon na natin ang pagkumadamlan. Problema ang hapon. Muna ako mo, mo, awagin ko ninyo na ayagin mo palayo sa mga pagtulunan sa simbahan. Kaya mga pagtulunan sa simbahan, nagtudlo gina sa kataro. Kung kita mga ginikanan, mo palayo na gamit sa mga pagtulunan sa simbahan, na, kinsa na may itong paminahon? Kinsa na may paminahon na ito? Di ba? Subo, kayong pumalandunon na agin sa problema sa atong katilingban. Huwag na tila ang himoong dipangita ng leader. Kanang pamaaging kanang pamulga. Sige, ay undang ruga kay patyundan. Sige, ay undang kanang ruga kay delikado. Muna nga, ako na lang padaogun ang usap na leader na inana ang iyong style sa pagdisiplina, panglunga, pangadlo. Pero, kung tanawa na ito ang atong pagtuo, hindi na inunana ang gitudlo ni Kristo. Kaya ang gitudlo ni Kristo, dali sa bagong kasalutan, gisulti ka rin ni Pablo sa, diya sa Roma, Dosi, Dos, Pailiono, ingon siya na, overcome even with good. Dagaan ninyo ang kanawatan, pinagi sa pagbuha at umayo. Sa ito pa, pinagi sa katarong, pinagi sa gugman at buntugon ang kanawatan. Sa ngayon, itang mga ginikanan, kung atong mga anak na himong adik, na himong bandungan ko, inalo na kulang taan ng gugman. Kita mismo mga magbiayan, nagkulang taan ng unsan ng gugma. Siyempre, kung magkulang ta ginikanan, anak nga lang makaproduce ng mga anak na maayo. Milagro na na. Una nga, unang-una, para natin, nakita na ito ang problema na sa ginikanan, for example. Kaya kung ang ginikanan, hindi man tigro, bumatuno sa anak, sa aman pagkaanak na mahimong buhag si Kristo. Di ba? So, listen kayo na. Layo kayo na. Una nga, mga ginikanan, pahinomdom, ayawagin mo palayo sa teaching authority sa simbahan. Kaya ang teaching authority sa simbahan na nila ipaluyuhan sa Espiritu Santo kay Timon ni Rodriguez Biblia. Si Kristo samtang na pa siya dinis kalibutan. Sa wak pa mahuman ang iyang tahas dinis kalibutan. Nagtukod siya ang simbahan kaya inigurman sa iyang misyon. Kaya mo siya nga huwag niya manunod at least kalimutan kung hindi siya magpili ang institusyon na mo ay mapadayan sa pagpanunod sa mga pagpanunod ng lagitan sa iyong mamahal. Muna nga katukod siya sa simbahan o iglesia. Ngayon, kulang pa na. Kulang pa na. Ano man kayo? Hibang mo siya nga ang mga pare, ang mga magtutudlo na iyan i-institute, iyan tuturon. May balong siya mga tao na magkasala. Masala yun. Di ba? Si Pedro gani, si Pia, gilimod niya si Kristo. Si Judas gani, si Kristo na napili niya, nakasala, iyan gilimod si Kristo. So, nakabalong si Kristo nga, kining akong simbahan nga akong gamiton na may mapadayon sa pagpanudlo, unsa ang kamagot, unsa ang amahan, kung pasagdan na po na ako akong simbahan na wala magiya niya, na unsa ako magpagpag, pagkapadayon ang giya sa pagpanudlo. Una nga, iyang ipangayo sa amahan ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na parihas niya na dili masayop sa pagpanudlo. Si Kristo dili masayop sa pagpanudlo. Kunya ang ating pare, tao na muna, posibleng masayop. Una nga, ipangayo sa ni Kristo sa amahan ng Espiritu Santo. Para nga, kung naan ang Espiritu Santo, dili gini masayo. Muna nga,
di panera na sa Andes Pentecostes ang Espiritu Santo. Mauna ka, makasalig ka sa simbahan tungod kay naa ang Espiritu Santo. Naa ang Espiritu Santo. So mauna mga niyaron sa Pittsburgh na ayaw mo tugot na malungsan ang inyong pagtuon. Gumikan lang sa mga dili maayo na nahitabo sa pari ba sa atong simbahan na iyo. Kaya ang atong pag-asa niya, ang Espiritu Santo nga nag-naa sa atong simbahan na makasalig ka sa iyong mga pagtulungan. Balitan ko sa pagtulungan. Dahi ang pagtulungan, dahi ang tulungan. Kaya mahimod ang pari. Sakto iyang itunlo, pero ang iyong tinuhatan lang may questionably. Muna na yun, ma-apply rin itong Mateo 23:1-3. Ayaw ninyo sunda ang ilang ibuhat. Sunda lang ang ilang itudlo. May ganang ilang itudlo, di ka na sa atong mamahan. Muna nga, magutanong mo ninyo rin, naminaw pa din sa Peaceport. Damay naman lang mo. Okay. Magutanong mo ninyo, kamura pa ito ba? Lawag ang naman mo o salig sa mga pagtulungan sa simbahan. Kaya kung nawalaan na mo pagsalig, sigurado ko na naigo na mo sa broadcast ceremony. Naigo na mo. Ano man? Kaya the moment galing na di natamusalig sa mga pagtulungan sa simbahan, may pasagot isa doon sa nalaya kong buhat. So, sa'yo na tayo na ito ang pagpaglimbong. Nasuguro na ito atong simbangan ng mga limbong. Oh, di ba na masuguro? Sino na nato atong magic mo ng timbangan? Di ba? Sa'yo na nato ang pag-urap ng natas mo din. Ano man, gay? Huwag naman tagalahin pagtuman sa ang sige tulo sa simbahan. Sa'yo ni Ana, siyempre, ang Ginoo mag-goal. Di ba? Iyan eh, mauni ang katapusan nga akong pahinundong natong tanan nga niya pa naminaw din sa Peace Port. No? Kaya nani, simple na kayo. Kung sa akong man ako na kanumay yun ang atong kanamang pagturo ba nga init yun. Ayaw biya sa bitunlog sa atong simbahan. Kaya yun si Pablo, ang simbahan, haligi o sukaranan sa mga tibahan. Kung niya, by the way, no? Huwag na yung nagsak daw. Ako'y ginoon na ang buwag ng agaw. Hindi nga ba ako sinubuwag na yung agaw. Sige lang, may tag, mahinong duman ako. Sorry, no? Pero, inani lang. Huwag na dumduman lang ako. Ani, ang tinuwag mong Exxon, wata magkinahanglan ang taong leader nga ganang iyang style panghadlo. Napugos lang taong maging taong leader nga isok na ganang ang iyang disiplina kung di ko ka patuho patay napugos na kaya wala mo ito'y tarong. Nay mga politiko na mayroon kayo o edukasyon. Mayo kayo o iskwila. Kunya, muna mag-uwi na himo. Wala, na-arrow na ito mag-uwi nga. For even to triumph, for good men do nothing. Pero mo na, kay ganong ni nilipang ang kadautan, kaya ang mga mataro na lang yung himo. Di ba? Yeah, ang mga tarong, muna mag-uwi na himo. O na nga, makita ka ng tao, leader nga, may nalangin. May nalangin kayo, makontrol na rin yung kayong droga. Di na ba yun? Di na ba yung makumpleto? Ato ka ng presidente ron, ingon siya, kaya na ko rin, 3 to 6 months. Naunasawan, iningon siya, nasipyat na ko. Isang palalik, mahupa na ko rin akong bilmino, mula pa yun ni Maksunda. Ganoon. Kaya ginoon dito ng solusyon, amin ninyo mga isaon, atong pagturo. Kung ato lang mo itresure ang mga pagturo ng simbahan, huwag may problema ba?
Ara gyud. Ang problema dili leader. Anyone, kay bisan pag unsa natong leader niya o kita mga baliyagon, baliyagon kita. Ang problema atong pagtuo. Pagtuo na ito ginikanan mismo, kung dili sa itong foundation ng atong pagtuo, na sa ang pagkatulong ato atong anak kung mayo anak. Di ba? So, ang problema na ito, ang atong diwa, espiritu sa atong pagtuo, kung buhi pa ba, inip pa ba, kaya kung buhi ang atong espiritu sa atong pagtuo, mahanlok na mga awat, mahanlok po tayo ng duga na buhanig na ito. Pero dili buhi ang atong pagtuo, mauna nga, ana, magpublimagi ng atong kagilingban. Walang mangita na lang tag-leader, usawa mo na ni, sa hantan mga kita tag-leader nga, dili mo na ito'y gusto ni Kristo. Una nga, ba't naman na ang atong mga Kristiyano, insulto gina para na ito. Gano'n man, huwag na kayo na himong nakita nga ang leader, gawas na yun, inana na lang yun. Nga, usbon ang katilingan, pinagis pang hadlo. Dili mo na may gitulo ni Kristo. Ang gitulo ni Kristo sa Biblia, usbon ang kadawatan sa kalimutan, pinagis ang hugma. No! Kaya kaya kita kahit ang mga muna nga, ang makita na lang tag, pinagis kusog. Pinagis sa, yan ang, katong kinaraan ba, mata sa mata, gipon sa gipon. Nadili mo na ang gitudlo ni Kristo sa bagong kasagutan. Ang gitudlo ni Kristo sa bagong kasagutan, now, overcome evil with good. Meaning, kita mga ginikanan, tarong mo na ito ang atong dugma sa atong mga anak, para atong mga anak magdako, nadili, buliyagod sa katilingban. Hindi ka talagang kinahanglan po tingalik pulos na yun. Kung ato mga anak buutan. Ano mo kinahanglan po ng pulis kung mga buutan ato mga anak? Kaya nagturo sa kitundo si Mahan na ayaw pamawal, ayaw panulis, nahanglan ni Paul sa gilipan niya. Di ba? Ang problema na sa atong pagtuo kay dili buhi. Patay ang atong pagtuo. Muna nga, daghan nga, di ka patay pa nga atong pagtuo. Pero dilit na lang ha? Dilit na lang. Pero mas daghan yun na patay ang pagtuo kung nang daghan na di kalik. Di ba? Oo. Muna nga kung daghan ka na ito na ang pagtuo buhi, ana, di na, dito ka doon na sagit-sagit na itong presidente nga mag-iwalawa na ng mga drug lord. Di na. Di na ka doon ka na. Ano man, kay Murtan mo. Pero ganay, daghan magmutugot na ang pagtuo patay, sige yung pangyawa-yawa yun atong presidente yan ha. Okay, kumpra na bagay na niya. Muna nga, ang atong itong puntaan eh, mga Kristiyano, kinanglan, dili na ito talikdan ng atong mga pagtulungan sa simbahan. Eh kung talikdan na rin na ito, bisan unsa na itong himoon. Bisan unsa na, huwag na tayo kundrol. Muna nga, sa katapusan, mahingon ko, reminder sa tanan na namin naroon, kung sa kayo mga distraction sa atong pagtuo. Grabe ron, kanang internet, grabe kayo distraction. Dili na galing ka, mura ko sa hay, mura ko kira na tuloy ka simba, agi na kukusa ng internet, kana, delikado, ego na kasi awa na. Na ma-prioritize na ito kanang mga kahilayan. Oh, mas palabihin na ito ang kahilayan kaysa pagsimba. Kana, delikado na. Oh, karon, problema kayo ron kay sa una ay inigtulog sa anak, bisog tulog, pero nakapay tiks-tiks pa. Tagahan pang pinut-pinuton. Kami kayo. Basahin na kayo, tulog mo dana, sa ang tupok-tuklok pa man, napawang mahuma na ito. Listap. Wala, lisod kayo ng pagdisiplina sa mga anak, agi sa influensya sa atong kadalimban na nilikawana. Kining, grabe na kayo ang pagkadili matinumanon sa mga bata. Gano'n man, kaya nipalayo na sa simbahan, sa iyong mga pagtulungan. Gano'n man, kaya ngayawa, nangita mo nung pagi nga ang tao din na maminaw ang simbahan. So, huli lang ko kutob. Ayan sa, di ba ko mo X out, akong i-supply, pagpahibalo ninyo ang atong tulumanon sa radyo, no? Matag Domingo. Na atong tulumanon sa radyo, matag Domingo sa DXDR, no? 981 AM man. Pumatag Domingo, alas 6 sa buntag ng 2 alas 7. No?
alas 6 nga to, alas 7 sa buntag sa DXDR, matag Domingo, no? Muna ang grupo po sa Catholic Faith Defenders na ako yung programa pagka-gabi, alas 8. Alas 8 pa mo na alas 3. No, dayon. By the way, kaya na nakuha, alas 6 na to, alas 7, buntag mo na, Domingo. Kumala na, napay 30 minutos, suman po dahil sa 30 minutos, misa po ngayon. Live mass sa katedral. Unang sunod-sunod na, no? Unang itong ipahibalo ninyo para na dugang po na, na kung gusto mo maminaw sa atong dugang pong papahinunggam sa atong patuwang katunikaw niya. Kanang programa ha, ato pong i-explain niya. Atong dipinsahan po atong patuwa kay ang yawa, naningkamot na lububon parang dagang mo na tao mabugnaw, dili mo tuho sa simbahan. Ako po, naigok ko na sa una kay Mubiya ang tapos sa akong mga katoliko. Ganoon kay Anyawa, nangita sa pagi, sa ang tao din na maminaw sa katoliko. Mulang lubugo niya ang mga pagtulunan, muna na araw din na maminaw ang tao sa simbahan. Isa yung una, anak, dagha na, bisa kung saan na yung buhaton. No? Mula nga atong tubagon po ng mga atake sa atong pagtuo, para nga bumalik yun ang atong pagsalig sa atong pagtuo. Sa inyo yan na, daghan yun ang malangit, daghan yun ang maginupan. So, karakan, mga salamat o mayong gabi, kanato din sa Peace Corps. So, ako nang ibalik siguro ni Brad John, kasi doon na ba'y dugang pahibalo? Okay, daman salamat Brad, Brad, Sir Brad Motor, si Lord Silver Dunduyano, makanunay ninyo malungog sa programa sa radyo mahitungod sa pagdulon ang Katoliko. Dahil ang mga isoon, inalan nato ni Kay Tutal na mamaya.